Hi guys, good day sa inyong lahat. Ito nga muli ang Usapang Relohan. At sa video ng ito ay mag-overhauling tayo ng medium size na Seiko Divers Watch ng makina ay 7S26. Kaya natin i-overhauling ito kasi nabasa yung makina ng tubig at kinalawang din yung mga pyesa niya sa automatic, kaya kailangan palitan at i-overhauling. And I hope na you will support my channel by clicking the subscribe button and the notification bell upang updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko dito sa Usapang Relohan. At simulan na nga natin ang ating video. At ang nakikita ninyo sa inyong screen ay isang Seiko Divers Watch na medium size, 7S26. Yan, tanggalin natin yung kamay nito. At itong dial. Kung makikita ninyo, nabasa yung makina nito. Yung rotor ay may mga amag. At i-overhauling natin ito. Yan, tanggalin natin itong balance wheel. At yan, makikita ninyo ay mahina na siyang umandar kasi nga may problema yung makina. Madumi na yung loob. At tuyo na din ang langis. At isa pang napapansin ko dito, o isa pang napansin ko dito sa makinang ito, ang nakalagay na automatic ay local. Yan, tanggalin natin itong lock dito sa day. At itong adjuster na ito. Tanggalin natin itong mga tornilyo dito sa calendar cover. At pakatanggal natin, pwede na nating tanggalin itong isa-isa, itong mga piyesa dito sa calendar. At tanggalin na natin itong transmission niya. Yan, siya na sinasabi ko, local yung pull lever niya. Para maalis natin yan, tatanggalin natin syempre itong main bridge. Tanggalin na natin itong mga engrenahe niya para ma-overhauling.
Ayan, at tanggalin natin yung plastic washer. At dumako tayo dito sa main bridge niya. Kalasin natin itong automatic system. At ayan nga, local yung pull lever niya at kinakalawang yung reduction wheel. Ngayon, kailangan natin palitan yan. Papalitan natin siya nitong pull lever na ito. At itong reduction wheel na ito dahil yan, original yan. Ayan, at i-assemble na natin itong makina. Kabit lang natin itong center wheels at itong kanyang bridge. At itornilyo lang natin. At ilagay natin itong barrel drum. At itong escape wheel at itong kanyang iba pang mga wheels. At itong kanyang click spring. At dumako tayo dito sa kanyang main bridge, ikakabit na natin itong automatic system niya. At ito na nga yung reduction wheel na bago, yung may dalawang guhit. May dalawang guhit sa magkabilang dulo. At yung kanyang pull lever na makikita nating may hati. At ilock lang natin itong automatic niya. At pwede na natin siyang ikabit dito sa kanyang platina. Ayan, at itornilyo lang natin. Ayan, kung makikita ninyo, nag-iikot yung makanyang mga engranahe at dumako tayo dito sa calendar side. Lagay natin itong pinion. At itong minute wheel. Driving wheel at intermediate at itong hour wheel lagay na natin ito
at itong adjuster at itong cover. At itornilyo natin. At pumunta tayo ulit sa side na ito. Parilisin natin ulit. Ayan, umiikot yung mga engranahe niya. At kabit na natin itong pallet fork. At itornilyo lang natin. At susian natin ito. Yan. Langisan natin itong transmission at itornilyo natin. Kung makikita ninyo, gumagana yung automatic niya. Pumipitik yung click spring. Ayan, at kabit na natin itong balance wheel. At itornilyo natin. Ayan guys, napalitan na natin yung automatic nito at gumagana na siya. At yung under niya ay ganado na. Baga ay mabilis na yung palo ng balance wheel. Ayan, balik na natin itong rotor. At tigpitan natin para hindi kumalas. Kabit na natin itong adjuster. At itong day disc. At ilock lang natin. Yan. Gumagana naman yung ating adjuster at naililipat yung petsa. Ibig sabihin maayos yung pagkakalagay ng calendar. Kabit na natin itong bagong muka niya. And guys, pinalta na natin ito ng bagong muka at bagong kamay upang maging guwapo yung ating diver's watch.
Yan, at papalitan natin ito ng bezel ring. At lalagyan natin ng dikit upang hindi kumalas. At isentro lang natin upang hindi taglilid. Ayan, at guwapong-guwapo na siya. Ayan, salamat sa panonood at sana nag-subscribe ka na din sa akin channel.